Siguro nagtataka kayo, bakit nasa Pilipinas na naman kami. Experience nyo na ba to? Nakailang lipad na kami ni Badit, first time talaga. May tumutulak dun sa upuan ko. Feel na feel ko talaga yung pagtulak niya. Nanginginig na ako sa inis that time. Sabi ko kay Badit, hindi ko na carry, palit na tayo. Push ko lang konti. Ramdam mo ba? Push niya ulit. Ramdam mo to, yes. Diba? Kasi pag-uputa ulit. Ang artit, dapat nag-business class sila. Yung flight attendant, 2 times sabi niya, eh, diretso niyo, hindi pwede ganyan. Nang? Food. I will clean myself. No, you die without me. Oh. Feeling? You will die without me. Yes. From where you get these feelings, sir? Bunny, I know very well. Malakas yung feeling. Yes, sinabay na. What about my price? The price is there. You did not say sorry, Chacha. How I will give you the price? For what? For anything. Say. This is cheating. Say it now. Say sorry. S-O-R-R-1. Ito yung you mga pasalubo. You want chocolate or you want that? Bubbly? Okay. For dad. Alcohol inside. Hmm? Alcohol inside. How come? Bakit katal ba? Bakit vinegar? Sarap. There is actually liquid inside. Hmm? Ano to? Alak? Na. Kaya na water sodi yun. For. Bas. This is very tasty. Yeah. Yeah. What's the taste? Side is very parang vodka type big ba pass up yun. Mm. Jaswinder, alcoholic. Not good for me. No, no, my. It's tasty strawberry. You did not eat the chocolate. His partner gave. No? From Philippines. No, from Thailand. Okay. From Thailand, our partner. No, no, he brought this. She brought from Thailand. This is gold, silver. Silver foil. Gold foil. My God, the silver done. Kola is ganyan meron gold. And khoa, milk. This is so tasty. Hello. Mommy ji is running outside. Mommy is running out of energy. Hello guys! Siguro nagtataka kayo, bakit nasa Pilipinas na naman kami? So, biglang uwi kami dahil may kinausap lang na tao. Bigla kami uwi kasi miss ko si Pilipinas, tas alis nila ako sa India. Kailangan kami babalik sa Philippines, yes, for short time. Huwag na kayong magtaka kung bukas nasa India na kami. Depende sa mood. Kasi ganun yun. Dito. Story time pala. Ano story mo? Carefully, ha? Story time pala. Nung nag-India kami. India, Singapore, Singapore to Philippines. So, unahin natin India to Singapore. Na-experience nyo na ba to, guys? Kasi sobrang naiinis talaga ako nung flight namin India to Singapore. Bye-bye? Yes. Ayun pa rin, sa utak pa rin. Iinis talaga ako, first time na nangyari to. Nakailang lipad na kami ni Badit, first time talaga. Oh. Experience nyo na ba to? Sobrang pangit na ugali ng babae, grabe. Walang manners talaga. Nung nasa plane na nga kami, nag-take off na. Ilang hours ba yung travel? Mga 6 hours. So ako, syempre, hindi na ako comfortable. Gusto kong i-recline yung upuan ko kasi si Bajit na wait lang. Na-recline. Meron pa kwento diyan. Lagi siya upo nang kasi sa window side. Yun yung problema. Ano problema doon, gusto ko sa window. Hindi kasi gusto ko lagi windows. Hindi ko na kuha window kasi siya yung upo. Tapos upo niya sa window. Oh, ano nangyari? Okay na, sabihin mo. Nandun na ako sa window nakaupo. Tapos syempre hindi na ako comfortable. Gusto ko din i-recline yung upuan ko, para comfortable. Tapos, nararamdaman ko, may tumutulak dun sa upuan ko. Feel na feel ko talaga yung pagtulak niya. Parang ayaw kasi niyang kasi ano siya, technically sinabi ko, yung upuan na lahat, kahit ganun konti, meron sila play, yung free play. So, pag push ka, ganun siya. Kahit lock na siya, meron pa konti free play. So, kung tulak ka dito, as in, ganun na siya. Hindi siya diretso, as in, ganun. Yun na nga. So, nasa isip ko, baka feeling ko lang, baka nasa mind ko lang, hindi naman niya sinasadya, sabi kong ganun. Deepness ko na yung push button para ma-recline nga. Tinutulak talaga, so, ramdam na ramdam ko talagang tinutulak niya. Sabi niya din ayaw niyang, ha?
pag ako recline, di ba? Feeling ko talagang sinasadya talaga na niya. Nanginginig na ako sa inis that time. So sabi ko kay Bazit, tinutulak niya. Tapos parang ito, hindi niya ako pinapansin. Parang hindi naniniwala sa akin. Hindi, kasi babae yun. Anong sabihin ko sa kanya? Babae, away, labas yung lalaki. Kasi feel ko talagang tinutulak. Kasi siya yung walang power eh. Sabi ko, ako na pindot yung button. Ikaw, gawin mo ganon. Hindi ko kaya. Anong gagawin ko doon? Ginabas ko na lahat ng energy ko, lahat ng power so ko. So, ikaw yung weak, wala siya yung talaga. Strong. Ganito kasi umupo yung nasa likod ng babae. Ganyan, no? Ganyan. Saan ka nakaupo ng ganun? Saan ka nakita ng ganun umupo? Tapos yung burden nasa akin. So, sabi ko kay Budget, hindi ko na carry, palit na tayo. Hindi, kalimutan mo yung gitna eh. Dalawang pasero sila, babae, hindi sila kilala sa each other. Ay, hindi sila. Hindi sila kilala. Hindi kasi marinig ko ng kwento. Si Sarah, hindi niya kaya tulak sa likod, di ba? So sabi ko, sige. Simagaan ako. Sige, ako na lang konti recline, tas dito ka muna yung tulog. Paggawa ko ganyan, di ba? Tapos siya yung sa likod mo, sabi niya yung sa likod ko. Mm. Sabi niya, you tell them not to recline derecho. Para madali maglabas, ganon. Na Punjabi kasi, Indian. Indian sila. Tapos may sinabi siya kay Budget, di ko kasi naiintindihan. Sabi niya, derecho kayong pwesto, may bata. Kala ko totoo yung bata, lagay niya yung bag, ganon dito. Tapos may jacket sa taas. Kala ko totoo bata, derecho ko na. Di ba derecho ko? Tapos hindi ko nasabi anything. Tapos after mga 10 minutes, punta ako mga CR. Kita ko bag pala yun eh. Na bag na yung pang, di ba yung meron ka din bag minsan sa dito, sa lap mo. Bag pala, nagloko-loko. Doon ako galit. Bakit pangit na ugali na bigla sabi na bata? This is very bad na sabihin mo bata ako, tapos wala may naman bata pala. Bata na kasama? Oo. Pero wala. Well, sabi niya, maliit na bata kasama, nag-derecho na ako. Then, pag-derecho, mahirap sa akin na upo. Pero still, carry ko lang kasi sabi niya bata. Sabi ko, sige, okay lang. Pero pagpunta ko si CR, bigla kita ko, ay, walang bata, bag lang yan. Tapos balik ko, sabi ko kay Sarah, palit na tayo. Ako nagsabi na palit na tayo. Una sabi niya, hindi, gusto ko bindo na. So, hindi ko na kaya kasi 6 hours yun. Kasi palit na tayo. Try ko sa original position niya, ganyan. Push ko lang konti. Ramdam mo ba? Push niya ulit. Ramdam mo ito, yes, di ba? Kasi very akala bad. Masakit yung bag. Akala ko ako lang talaga, nag-i-inartel. Siguro, akala ko nasa isip ko lang. Hindi, masakit talaga yung bag ko. Ganon niya ako, ganon. Kasi yung seat, meron siya, ganun siya. Hindi siya steady sa position. Pag push mo, harap siya talaga. So push niya talaga, ganun. Tapos meron ako bag dito, di ba? Yung pang passport na ipit. Hindi ko kaya na ma-breathe. And then? I tried mga 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Then push ko konti, ganun. Para punta siya sa original position niya. Ganun niya. Pati yung kamay, gawa niya. Ay, pati kamay? Oo, gawa niya pati kamay, ganon. Push niya, ganon ako. 1 hour, isip ko na babae yan. Bakit naaway sa babae? No. Tapos, bigla gawa ko ganon para masakit sa kanya konti, para balik niya. Na-notice ko yun. Kunwari, ganon si Budget. Oo, parang upo ko ganon. Tapos, nag-react yung babae na. Oo. Nag-react na siya. Ito na, lalaki na, ganon sabi niya. Then, hindi ko tindihan. Why you need to push na in front of seat mo? Hirap ako na upo, ganyan lang upo. 6 hours, kaya mo ba upo ng ganyan? Kasi meron siya sa taas, di ba, yung bump. Ganon upo ko ganyan. Hindi siya tumigil. Mga after 1.5 hour, sabi ko, kahit babae, hindi ko kaya ng tao ng bastos. Yep, kita ko talagang ginanon na ni Basil. Then press ko na, super recline ko na ganon. Tas babae. Diretso niyo, hindi pwede ganyan, hindi sabi pwede. Niya? Sabi ko, bakit lagay nila sa plane? I think na narinig ko din, sila dun sa flight attendant. Sabi niya. Pero inignore nung... Yung flight attendant, 2 times sabi nila. Two times. Sabi niya, it's normal, ma'am. Walang yes. Problem. Kasi yung harap privilege ko... Privilege daw namin yun. The problem is, yung sa harap ko, recline sila, di ba? Ako ganon. Wala na ako space, kita na yung flight attendant yun. Yung ganyan yung mukha ko, dito yung screen, dito yung mukha ko. Nanood kasi kami. Diba? Nanood ako. So, siyempre, how flight attendant sabi sa akin na wag ka na recline. Sa kanya harap, lahat recline. Siyempre, pag upot ang airplane. Ate, dapat nag-business class sila kung nag-iinarte sila lang gano'n. Tapos pag recline ko na, feel ko mga after 20 minutes, galit na galit.
Una, galit na galit. Diretso ka ganun. Madami sabi niya. First time ka sa Baplane. Hindi mo na... Sabi niya? Oh, sabi ko ikaw yung first time. Imagine kasi, ilang minutes pa lang, ganun na agad umupo. Ganyan na. Nakakita na ganun nakaupo sa plane. Then isip ko, wag na lang sobra. Balik ko ng konti ganun. Parang tama-tama lang sa akin. So balik ko na. Still galit pa rin siya sa akin. Na paano bakit siya? Kahit konti. Kwento-kwento na siya sa katabi niya. Ah, okay. Yung katabi niya, hiya siya sa'yo, sabi. Diretso mo. Kaso si Sarah din, hindi niya man full recline. Siyempre, alam naman, kalahati lang ganon. Hindi naman full. Hindi talaga ako nagpo-full recline. Oh, kasi full, talaga. Mahirap talaga sa likod. Kasi sa likod talaga yung nimbal sheet. Grabe talaga, gusto niya talagang straight na ganyan. Problema may siya, problema sa ulo yung babae siya. Talaga. Parang kasi iba yung... Worst experience ko to talaga sa plane. Dapat, kasi nanginginig talaga ako sa inis as in Singapore Airlines. Tapos si Sarah, inis na inis. Sabi ko... Sabi ko, iinis na ako sa Indian na babae. Hindi naman lahat, isa lang siya. Kakainis talaga. Kakainis talaga sobra. Kasi this time madami experience. So, ano na, yung Singapore to Philippines na, sabi ko, sana ako hindi na Indian na babae nasa likod. This time, very unique experience ko lang.